The Chinese General Hospital and Medical Center has always been known for world-class medical services. It is owned and managed by the Philippine Chinese Charitable Association Incorporated, or the PCCAI. Over the years, the hospital has been a living testament to the interconnection of two cultures, Filipino and Chinese, which both adhere and respect life and humanity. Ang usapang kalusugan ay lagi po ihahatid po ng programang Health and Travel at Serbisyo Publiko para makapagbigay po ng tamang impormasyon, tamang serbisyo. Mag-subscribe lamang po sa Hilda Ong Updates sa YouTube channel at ilike ang Facebook po ng TV Radio Hilda Ong para araw-araw po meron po kayong matutunan at marami po din, pwede po ninyo i-share sa inyong mga kaibigan. Pero kung ano, ang isang tao, sabihin natin, meron yung case na masasesarya siya. Alam na niya, di ba? Tapos, okay lang po ba na sabihin doon sa doktor, tanggalin mo na rin yung akin appendix para isahan na? Ito po ay depende kung saan panic ka nakalagay. Kasi po, kami mga Seruano, kahit sinong doktor, pagka walang diferensya, ay di dapat alisin. Kaya, yung nga sinasabi, kung magsisisaryan ka, kaagipat nito, eh nandyan na rin, pakialis na yung... Oo, kasi na-open na rin eh. Nandyan na rin eh. Oo, oo. Ngayon, sa totoo lang, hindi dapat. Hindi dapat. Kasi wala nang diferensya yung appendix eh. Ang nagiging dahilan natin ay economic at financial. Mali yun sa larangan ng dalubhasang mga nag-o-opera. Hindi, iba naman ang reason niya, bakit hintayin daw niya sumakit, edi patanggal na. Ay, hindi po pwede. Kasi hanggang ngayon, alam mo naman, anuman nilikha ng Diyos, ay may dahilan. Kaya huwag natin pakialaman, unless kung may diferensya. So, kapag natanggal na yung kanyang appendix, meron bang pagbabago sa kanya? Para sa akin, wala. Ano? Pero, kung ikaw ay walang diferensyang appendix, hindi pa natin alam ng buong katotohanan kung ano talaga ang gawa ng appendix sa buhay natin. Mm-hmm. Kaya, sa ngayon, kahit anong gawin mo, tama ka kasi hindi pa natin alam kung anong nagagawa ng appendix. Pero para sa akin, hindi dapat alisin ang isang bagay na ilikha ng Diyos na walang diferensya. So, Doktor, ano ang maipapayo mo sa mga nanonood sa atin ngayon kapag ka sila ay nakakaramdam na parang may ulcer o acidic, ano dapat nilang gawin? Ganito po dapat gawin natin. Pag tayo po ay datihan na merong sakit sa ulcer, ay wala tayong masyadong kaba pagka sumasakit ang tiyan natin. Pwede natin ituro agad na itong sanhi ngayon ng pagsasakit ng sikmura ay dahil sa ulcer. Ngunit, pag ikaw ay walang ulcer at sumakit bigla ang tiyan mo. Ngayon, kadalasan, ang mga ordinaryong tao iinom ng gamot para sa sakit ng tiyan. At kung sakaling pumunta man sa hospital, yung mga doktor, yan din ang ibibigay sa iyo. Ngunit, pagka dito ka sa Chinese pumunta, ang mga doktor namin, tinuruan namin yan. Pagka binigyan ka ng gamot para sa sakit ng tiyan, sasabihan ka, pagka paulit-ulit at hindi umepekto yung gamot na yan, kailangan bumalik ka kasi meron din posibilidad na iba ang sakit mo. Isa ron ay appendix. Isa ron ay pwedeng sa abdo. At isa ron ay pwedeng sa bato, sa bato. Kaya yan ang laging sinasabi. Kailangan may follow-up. Huwag yung tuloy-tuloy ang sakit ng
tiyan mo at tuloy-tuloy din yung inom mo ng gamot, kailangan bumalik ka. Kasi sa loob ng 12 o 24 oras, mag-iiba na at tatakbo na sa ibang lugar yung sakit ng sikmura mo. At dyan ngayon, malalaman ang kaibahan ng sa ulcer, sa gallbladder, sa kidney stone, sa matres, sa ovaryo, sa pregnancy. Game na? Yes, yes. Okay. Ito po yung abdo. Ito. Itong green na ito na madiit. Ito naman yung ating atay. Ito yung right na atay. Ito yung left. Ngayon, meron siyang tubo na lalabas sa kanan, lalabas sa kaliwa, at bababa dito sa duodenum, sa small intestine dito. Ngayon, itong atay, pagka kumakain tayo, ito yung ating tiyan. Pag kumain tayo, dadaan dito, yan ay bubukas yung butas dyan. May butas tayo dyan, lalabas yung mga katas ng abdo para sumabay dun sa kinain natin para mag-digest dito sa small intestine. Ngayon, itong small intestine na yan, yung mga pagkain na yan, pagka na-digest na natin at dadaan na ngayon papunta dito sa large intestine, ito ang tawag ascending, transverse, descending, at ito yung cecum, ito yung rectum. At nandito sa dulo, yung appendix, ito yon. Kasalukuyan, hindi natin masyadong alam kung ano ang trabaho ng appendix. Ito yung nasa dulo. Kaya pinuputol yan, inaalis yan. Ngayon, tulad ng sinabi ko, kung hindi pa natin alam kung ano ang trabaho niya, kaya hindi ko rin kayang sabihin kung pwedeng alisin siya o hindi siya pwedeng alisin kung walang problema. Ito naman yung abdo. Pagka sumasakit, yan ay nagko-contract. Kaya pag kumain ka ng matataba, mamantikain, yan ay magkocontract. Kaya kung meron kang mga bato dyan sa loob, yung mga bato na yan papasok dito sa makitit na tubo. Yan ang nagbabara. Yan ang sanhi ng pagsasakit. Kaya kung madalas sumasakit ang tiyan mo dahil sa pagkain, madalas yan ay dahil sa gallbladder stone. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso.